Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaloobon mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, patatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ng Panginoon umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan.
Patutugin ng gitara at ang kaaya-ayang ira. Paninyo ang trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bahagi ng propesiya sa Lumang Tipan ang naratibo sa pagdating ng Mesiyas. Magiging malinis na muli ang mga may ketong. Sa ngayon, ang ketongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Hugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin
mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya ay magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi. At sa labas ng kampamento, mamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawan na iyong kasalanan. At nalimot na rin ang kaniyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng tupuon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ko, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko. Gumaling ka. Noon di, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayaang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang sabi ni Jesus, ibig ko. Tinanong siya noong isang ketongin, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Ang sagot ni Jesus, ibig ko. Ang ganda ng mga salitang ginamit. Sa halip na salitang gusto, ang ginamit na salita, ibig. Pansinin po natin, hindi ba yung salitang ibig ay galing sa salitang pag-ibig? Hindi ko alam kung mayroon pong kaugnayan ito, pero ang pagkakaunawa ko, parang ang gustong hilingin
ng ketongin kay Jesus ay hindi lang kung ano ang gusto ni Jesus, kundi kung ano ang ibig, kung ano ang mahal, o kung ano ang love ni Jesus para sa Kanya. Diba? Pag sinabi nating ibig, mas malalim sa gusto. Yung love, mas malalim sa like. Yung love, mas malalim sa gusto. Kaya, yung binigay ni Jesus, hindi lang gusto, kundi kung ano ang mahal niyang ibigay, kung ano ang love niyang ibigay sa ketongin. At dahil ang pag-ibig ni Jesus ay habag at awa, gumaling ang may ketong. Nawala ang sakit ng may ketong. Ibig, love, pagmamahal, ito yung binigay ni Jesus sa isang may ketong. Sa ating unang pagbasa, inilarawan sa atin kung ano ang isang may ketong. Sa atin ngayon, ang isang may ketong, hindi na katulad noon. Dati kasi, walang gamot ang sakit na ketong. Kaya nga, noong panahon ng lumang tipan, grabe ang nararanasan ng isang may ketong. Tatlong klaseng pagkawalay ang nararanasan ng isang may ketong. Unang pagkawalay na kanyang nararanasan ay ang pagkawalay sa sarili. Literal po, ng isang may ketong, noong panahon ng lumang tipan, nung wala pang gamot ang sakit na ketong, literal na unti-unting humihiwalay ang mga parte ng katawan sa mismong katawan ng tao. Yung daliri na puputol, yung tenga, kusang nalalaglag, yung mata, kinakain nung sugat. Kaya, literal na unti-unti na nawawala at nauubos ang sarili ng isang may ketong. Una niyang nararanasan ay ang pagkawalay sa sarili. Kasama na ng pisikal, ang nawawalay din sa may ketong ay ang kanyang sariling pangarap, sariling trabaho, sariling buhay. Nawawala ang lahat ng ito sapagkat hindi siya pwedeng makihalubilo. Kaya naman, sa pangalawang klase ng pagkawalay sa may ketong na kanyang nararanasan ay ang pagkawalay sa ibang tao. Una, pagkawalay sa sarili. Pangalawa, pagkawalay sa ibang tao. Dahil tinuturing na marumi ang mga may ketong at dahil wala pang gamot sa sakit na ito, ang madikit sa isang may ketong ay mangangahulugang marumi na rin. Ang madikit sa may ketong, mahahawa din. Kaya nga, ihinihiwalay siya sa iba. Inilalayo siya kahit sa kaniyang pamilya. Kaya ang isang may ketong noon, hindi lang nahihiwalay sa kanyang sarili, kundi nahihiwalay sa ibang tao. May mga pagkakataon pa na kailangan ng isang may ketong na humawak ng batingaw o kaya bell. Patutunugin niya ito kapag siya ay dadaan para bigyan ng babala ang mga tao na lumayo. Pero imo yon, inilalayo ka sa tao, hindi ka pwedeng sumama sa mga tao. Parang COVID, no? Iko-quarantine ka. At yung quarantine mo, hindi lang 14 days. Hanggat nandyan sa iyo
ang ketong. Eh wala namang gamot sa ketong noon. Kaya habang buhay mong pagdudusahan ang pagkahiwalay sa iyo sa mga tao. At pangatlo, ang may ketong noon ay nahihiwalay o nakakaranas ng pagkawalay sa Diyos. Hindi lang po tinuturing na sakit ang ketong noong panahon ni Jesus at noong panahon ng lumang tipan, kundi ang isang ketong ay tinuturing na parusa ng Diyos sa isang makasalanan. Ang mga karumaldumal na sakit, itinuturing noon ng mga tao bilang isang parusa dahil sila ay makasalanan. Kaya sila'y makasalanan, kaya sila'y marumi, hindi sila pwedeng pumasok sa simbahan o templo. Hindi sila pwedeng makiisa sa mga gawaing pangrelihiyoso. Kaya pakiramdam nila, sila rin ay ihinihiwalay o napapalayo sa Diyos. Tatlong pagkawalay ang naranasan ng may ketong. Pagkawalay sa sarili, pagkawalay sa ibang tao, at pagkawalay sa Diyos. Pero sa kabila ng pagkawalay na ito, binura ni Jesus ang karanasang ito ng may ketong. Ngunit, nangyari lang yon nang lumapit ang may ketong. Hindi nangyari ang lahat ng yon ng biglaan. Nawala ang lahat ng pagkawalay ng may ketong nang lumapit siya kay Jesus. Nakatanggap lang ang may ketong ng pag-ibig ni Jesus nang siya ay lumapit kay Jesus. Kaya po, sa mga taong nakakaranas ng pagkawalay o pagkahiwalay, lalo pa, araw ng mga puso ngayon, yung mga nakaranas ng hiwalayan, yung mga heartbroken, yung mga nasasaktan, yung mga nilayuan, huwag po kayong mainggit sa mga mayroong daladalang bulaklak ngayon. Ha? Isipin mo na lang, bukas, lanta na yan. Ha? Huwag kang mainggit doon sa may mga kinakaing chocolates. Sabihin mo sa kanya, no? Sasakit ipin mo kapag inubos mo yung mag-isa. Ha? Huwag kang mainggit doon sa mayroong niyayakap na teddy bear ngayon. Ha? Isang linggo lang, mabaho na yan. Ha? Wala tayong dapat ikainggit. Dahil wala ka mang ganyan, hiniwalayan ka man o nasasaktan, meron kang Jesus na kailanman hindi ka iiwan. Kaya walang single na magdiriwang ng Valentine's Day ngayon kung alam mong mayroon kang Jesus na kailanman hindi ka iiwan. Gaya nung may ketong, kayang burahin ni Jesus ang lahat ng nawalay sa iyo, maging ang mahal mo sa buhay, maging ang iyong pangarap, o marami ngayong pandemic nawalan ng trabaho o nawalan ng negosyo, o baka rin nawala yung iyong jowa. Huwag kang malungkot sapagkat ipaparamdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal na muling magkukumpleto at magbabago sa ating buhay. Ang ketong, wala mang gamot noon, pero nang lumapit siya kay Jesus, gumaling. Yung sakit mo na nararamdaman, yung pagka-heartbroken mo, yung pagkahiwalay sa'yo, wala mang gamot, pero kung ilalapit mo kay Jesus, ikaw ay gagaling. Kaya wala tayong dapat ikalungkot ngayong araw ng mga puso. Tayo man ay nasasaktan, tayo man ay hiniwalayan. Wala ka mang bulaklak, wala ka mang chocolate o teddy bear.
hindi yan ang magpapakumpleto ng araw na ito, sapagkat ang pag-ibig na ng Diyos na ibibigay sa atin, na siyang hihingin natin ang tunay na makapagpapabago, hihilom sa ating mga sakit at magpapakumpleto ng ating buhay. Maligayang araw po ng mga puso sa inyong lahat. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya't ating hilingin sa ating Ama. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga reliyoso at reliyosa, patuloy nawa silang daluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-anilangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahalang Diyos, kaya't sa katahimikan ating ilapit sa Kanya ang mga ibig niyang ibigay at ating ibig na hilingin sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkalob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ha
Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumina.
sugat ang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasim biko, hapis at pait iyong patamisin at hagkan ang sakit ng ang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasim bigo, aking sugatan. Iwan katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. Paalala, una, sa darating na Miyerkules, February 17, ay Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 16, matapos ang huling misa, idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas o silabsala na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Sa Ash Wednesday, susundan po ang Sunday Mass schedule. Mayroon din pong pagkukumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Pangalawa, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kalob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na ang tinamaan ng COVID-19. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwa
kaluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.